So yun guys, for today's video, magluluto naman tayo ng dinakdakan ngayon. Ayan, tamang flex ko lang yung mga karne at magpapainit na tayo guys ng tubig. Hinugasan ko na nga ulit guys yung karne kasi nirep ko yan. Kaya hinugasan ko ulit. Ayan na nga guys yung tenga. Siyempre gusto rin daw ng asawa ko ng laman. Atay, maskara nga rin pala yung gamit namin guys. Ayan na nga guys. At ilalagay na natin guys para palambutin. Mga 15 minutes ko nga lang siya ininit guys. Ayan na yung laman, tenga. At ayan dyan na lahat guys. Pati yung utak syempre. Kailangan yung isupot para hindi malusak. Naglagay na rin ako ng bawang, laurel, paminta. At syempre lalagyan natin ng konting asin. Tinakpan ko na nga guys. At pag check ko maya maya, ayan, lumabas na yung mga dumi niya at kailangan natin tanggalin. Itong sabaw pala na ito guys, pwede nang timplahan, sabi ni Papa. Ito nga pala guys, sa dinakdakan na ito ay tinatawag ko kay Papa kasi recipe niya ito. Ayan na nga yung atay, tsaka utak. Binukod ko na nga guys kasi baka malusak. Tinatawag ko sa kanya bawat ayusin ko itong luto. Kasi talaga siya yung master dito, kaya nesting lang din natin magluto. Eh pagpasensyahan nyo na guys. Pero masarap at kinalabasan nito dahil nasunod ko naman lahat ng sinabi niya. Eh na nga guys yung mga laman, inaahon ko na guys para patiktikan. Habang pinapatiktikan guys para hindi ganong mainit, magbabalat muna ako ng sibuyas, luya at kalamansi guys. Kalamansi pala yung pang-asim natin, hindi na muna suka. Sa pagtitimpla naman guys, huwag muna daw ganong sobrahan para madaling i-adjust kasi mas mahirap pag nasobrahan. Yun yung sabi ni Papa, kaya nag-iwan ako ng maraming sibuyas. At kukunti nga lang din yung luya namin eh. Na guys, kinutsara ko na para mabilis at tinadta din ng maninipis. Yun din ang sabi ni Papa, sobrang ninipis at sobrang liliit na. Yeah, ayan na nga guys, parang nagiling na yung luya tsaka sibuyas, yung kalam. At hiniwa ko na nga ng maliliit guys para iihaw. Kasi mahirap siyang ihaw guys pag ganyan kakapal. Kaya pagkatapos nyong palambutin ito, dapat iwain ng maninipis para madaling maiihaw. 2 kilo at kalahati nga itong karne namin na nabili guys. Kaya napaka solid na. Pakarami naman nating iihawin ngayon. Ayan o. Ang hirap magsindihan nung uling namin guys. Ayan, dinabitan ko na ng blue torch. Amang pay-pay tayo guys. Di napakabilis magpaapoy. Buko at ako naman ang ipe-flex ko syempre. Ayan na guys, at mag-ihaw tayo. 2 nga kami mag-asawa kong nag-ayos dito. At parehas kami first time gagawa ng dinakdakan na ito. Ayan na guys. Sobrang paborito kasi ng dinakdakan guys. Kaya naisipan namin gumawa ng dinakdakan. Ayan na guys o. Kakasalang. Ayan, medyo namumula na at napakalakas kasi ng apoy. Napaka-solid nga nung mga inihaw namin guys. At yan, medyo paihaw na. Sabi nga ni Papa guys, huwag susunugin. Kaso medyo malakas yung apoy namin, kaya medyo nasunog. Pero okay na okay lang naman guys. Kasi medyo dapat nag-gold lang daw siya. Hindi daw siya sobrang ihaw. Ayan na nga guys, nagmamaritesan muna kami ng asawa ko. Ito na nga pinaka-banding namin ngayong linggo. Hindi kasi kami lumabas ng bahay guys, kaya nakapagluto kami ng ganito nito. Ayan na nga guys, at umapoy, nasusunog na. Pero medyo okay naman at magaling na mag-ihaw yung asawa ko. Kaya binigay ko na sa kanya dahil hindi ako marunong mag-ihaw. Ayan na nga guys. Sabi nga ni Papa guys, hiwain ko daw ng maninipis na pahaba. Kaya ayan na nga guys, medyo nahirapan ako noona. Pero okay naman, nasunod din naman. Kasi mas maganda daw guys pag maninipis. Kaya ayan na yung hiniwa ko. Si Papa kasi nun guys, mahilig din magluto ng ganito. Ang problema lang, high blood na rin siya. Kaya nagda-diet-diet na sila, bihira na silang gumagawa ng ganito. Kaya ako na rin ang nagluluto at nagbibigay na lang sa kanila at pinapatikman ko sila. Siyempre ilalagay na natin luya, sibuyas, sili at yung dahon ng sibuyas. Siyempre guys, kukunti nga lang yan, kaya yan na lang. Haluin muna natin siya guys. At yun nga ang sabi nila, mas masarap pag kinakamay. Yun ang sabi ng Ilocano, kaya talagang lalamasin mo yan. Mas maganda siya kaysa kutsarahin guys. Malinis naman yung kamay ko at talagang sinabong ko naman ng 2 beses bago ko nilamas yan. At ito nga pala guys yung utak. Lalagyan ko na rin ng mayonnaise guys yung utak. Yan, paghahaluin ko. Tapos lalagyan ko na rin ng kalamansi dyan guys. Ayan na nga oh. Napaka-solid ng dinakdakan na to. At naparami na naman ako ng kanin dito. Ayan na nga guys yung kalamansi. At imimix lang natin guys. Huwag masyadong marami, huwag magapura. Mas madaling mag-adjust ng paunti-unti. Tikim-tikim kumbaga. Kasi pag nasobrahan mo guys, mas mahirapan. Kaya naglagay na ako ng konting asin at paminta. Ayan na nga guys. At tinalo-halo ko na nga. Iba talaga pag kinakabay, lalong sumasarap. Tuwang-tuwa nga kami dyan guys yung naluto. Dahil masarap yung kinalabasan at napaka-solid.
Yung asawa ko medyo umarte ayon ng utak, pero nung natikman niya, solid na solid siya at sarap na sarap siya. So ayan na nga guys, ready for plating na tayo guys. Ayan, napaka solid naman ang nagawa natin. At napakarami nung una, pero nung na-slice guys, napaka kukunti lang. Ayan na nga guys, so napaka solid nung dinakdakan. The best pang ulam, the best pang kanin, the best talaga guys. Napaka sulit talaga ng dinakdakan kahit matrabaho gawin. At syempre kailangan kong ipatikim sa inyo yan, kaya ako na muna ang titikim. Ayan na, sira na naman ang diet natin nito guys. De tati dinakdakan baro. Kasto iti si Dainyo guys, kapudpudot pala gas asok ni Caldero na ibuskar kanan. Bag inyayo, tataga mapado kayo ti kanin no kasto iti si Dainyo. Kita yung mit deta na eh. De tati pang pulutan pang si Dain barok talaga may bus. Nagtoy latta ti video tayo.